Hey guys, nawala ako kahapon kasi biglang nawala ng internet sila mama. Para may something wrong sa PLDT. But ngayon, okay na guys. So, 4 PM, see you. Grabe. At pero at least nakauwi ako ng maaga. But guys, thank you so much talaga everyday sa support nyo. And grabe, ko alam niya lang, ang laking help talaga. Maraming salamat talaga po. And ayun, thank you guys. And sa mga tao dyan lagi nakabantay na akala is, alam nyo yun, basta may manababasa kasi yung comment sa YouTube ko. Hindi ko kailangan mag-explain or what, at hindi ko kailangan ipaalam. Everything, lahat na nangyayari sa buhay ko, ngayon pinipili ko na lang. Kaya yung natatawa ko sa mga comment na ang dali-daling mag-judge, akala nila wala kasi sila sa sitwasyon, hindi nila naramdaman o hindi nila nakita o hindi ko sinasabi everything. So akala lang nung mga sino man yon, akala niya is buhay online is ganun-ganun lang. Hindi. Alam niyan, mga online sellers, okay-okay sellers, kahit anong business yan, hindi natin kailangan mag-explain or ipakita magkano yung earnings natin, di ba? Isipin na nila yung gusto nilang isipin. Pag ang buhay mo ay online seller, but masasabi ko is, thank you Lord sa provision niya talaga. Na kahit na may pinagdaanan kami, dahil sa pag-online at support niyo is, hindi ko na kailangan i-explain everything. Kasi totoo pala yun, no? Kapag talagang alam mo na ilagay kung saan yung energy mo. Pag may sinasabing hindi maganda sa'yo, mas gusto mo pang mag-strive harder sa buhay. At hindi kung pag alam mong hindi ka guilty or alam mong hindi totoo yung sinasabi sa'yo. Hindi yung parang hindi mo siya kailangan patunayan. Hindi ko lang, ay nako, basta ayoko na lang ipakita yung lahat ng proof na ginagawa ko everyday, pero masasabi ko lang na mas okay na lang na mag-judge, magsabi ko ng kung ano-ano, sabihin ako ng kung ano-ano, pero alam mo yung totoo. Kasi pag alam mo pala yung totoo, para hindi mo na kailangan mag-explain, gusto mo na lang itago na sa sarili mo kasi alam mo yung totoo ang nangyayari at anong kaya mong gawin, ba? Diba? Kasi yung mga ganyang tao guys, kaya sila na kaya nilang sabihin ng hindi maganda sa mga ibang tao kasi sila mismo, hindi nila nararanasan yung nararanasan yung nakikita nila. Or gusto nilang maranasan yung ginagawa mo kung asan ka ngayon, pero hindi nila yon magawa. Kaya ang kaya na lang gawin is gusto nilang idamay ka kung anong posisyon nila sa buhay. Diba? Yun lang naman yun guys. Kaya if ever man na kayo, nakaka-encounter kayo na may mga taong mababa yung tingin sa ginagawa nyo, or hanap sila ng hanap ng butas sa ginagawa nyo, lahat ng mali. Nako guys, basta alam nyo yung totoo, hindi nyo kailangan e-explain or hindi nyo kailangan may patunayan palagi guys sa mga ginagawa natin. Kasi alam natin yung totoo. At ayaw natin magaya sa kanila kung anong pinaranas sila, bakit ang negative nila. Ayaw natin yun. Nakakatawa lang talaga. Pero dati, siguro, kapag mababasa ako ng anything na negative, nako, gagawin ko, mag-rant ako. Papatunayan ko talaga, ipoprove ko na mali. Pero ngayon, sige, sabihin mo na yung gusto mong sabihin kasi alam ko naman yung totoo. Tsaka yung mga ganong tao, tsaka ala, na-realize ko rin na ano pala, no, na kapag pala nandun ka na sa point na masaya ka, kontento ka sa buhay kahit na may pinagdadaanan ka, pero alam mo na andyan si God na nakatingin lagi sa ginagawa natin at si God lang ang kailangan nating impresan sa buhay. Hayaan mo na silang magsabi ng kung ano-anong bad sa'yo or mag-judge na lang sa'yo. Parang iisip mo na yung mga ganyang klaseng tao, kahit hindi nila aminin sa sarili nila, di talaga sila masaya. Kasi kung masaya ka, kontento ka, gusto mo yung surroundings mo masaya rin. At gusto mo yung surroundings mo is, ano rin siya eh, parang kung ano yung iniisip, kung ano yung nasa heart mo kasi lalabas at lalabas. Kapag puro hatred yan, ibig sabihin may something wrong sa pag-iisip mo, sa heart mo. Ngayon, kung ano man ginagawa ko sa buhay ko, alam ko yung ginagawa ko, at sobrang thankful talaga ako. Hindi ako nag-ask ng help para sa sarili ko or something. Alam ni Lord kung bakit ako nag-ask ng help before is dahil para sa asawa ko at ginamit niya yung mga tao, pero hindi yun para kung ano naman. Kaya ako nagtatrabaho every day
kahit na sobrang pagod ako kasi alam mo yon, masaya rin ako at passion ko rin 'tong ginagawa ko. And syempre, maka-help din sa pang-araw-araw namin. Kaya kung alam mo nakikita nyo, hindi nyo kasi nakikita yung mga ibang online sellers, yung mga when yun sila nakikita 24/7. Kaya ang bilis pag-judge. At ayun nga, yung mga tao na yung madaling mag-judge kasi ang gusto lang, ang ginagawa lang nila maghapon, imbis na kumita ng extra money or kung ano man, ang ginagawa nila is magbantay-nagbantay sa mga taong ayaw nila at siraan at pagsalita ng maganda na hindi maganda. Kasi doon nila nasa-satisfy yung sarili nila na gusto ka nila nilang hilahin din sa kanila kung anong klaseng tao sila. Kasi kung ikaw successful ka, gusto mo rin mga tao sa paligid mo, or kahit hindi ka successful, kung masaya ka lang, kontento ka, gusto mo rin i-share yung happiness na naramdaman mo. Pero kapag miserable ka, gusto mo miserable rin syempre yung mga nasa paligid mo. Kaya ang anong gagawin yung pag miserable ka? Yun lang naman yan guys ha. Yun ang natutunan ko sa journey ko. Kaya guys, kayo, huwag kayong magpapadala. Mas gawin yung silang motivation. Lahat ng mga taong nag-wish sa'yo na bumagsak ka, mag-fail ka, ipa-prove mo sa kanila na mas galingan mo pa, doblehin mo pa yung effort mo, and God will do the rest.